online consultation, pare. Okay, so itong Choleduz, if you will be asking me, Doc, talaga bang dapat inumin yan? Ako, paprankahin kita na sagot, dapat lang. Okay? If there's one product of the company that you must religiously take every day, then that should be Choleduz. Okay, ha? Napakinggan niyo po ang gano'ng kaganda. Siyempre, ano bang meron? Omega Supreme fatty acid, yun. Doon pa lang, alam mo na, Supreme, eh, no? Alam mo, mga produkto talaga natin, para kay one thing that I can be proud of, talagang Supreme talaga lahat ng mga products natin. Talagang pinag-isipan, okay? At talaga pong, if you will be asking us, lahat kami, okay, sa management po, eh, ito po yung isang produkto na talagang inimin nyo. Yes, Doc, tama. Everything. Tama yung mga words ito, pare, premium and high potency source of fish oil. Yun na. Quality fish pa lang, Doc. Sound pa lang, quality. Oo. Talagang napakaganda. Tapos, yung mga pinagbabawal sa isang product, like yung mga chemical solvents, okay, yung mga artificial colors, preservatives, mga mercury. Wala tayo niyan, definitely. Mm. Okay? So, ano bang laman? Yun na yun, ah. May dear empowered leaders, tandaan niyo po mabuti itong mga laman. It was derived from sardines and tuna. So, mga deep sea fishes po itong mga to. And ang the official components of our Choleduz in soft gel. Soft gel, pare, ah, 1,000 milligrams. Sabi na, Doc, namumuo ba yan? Kasi oil, eh. Ay, naku, ito lang yung gagaranti ko sa inyo. Lagay nyo sa ref. Ang ordinaryong mantika, ilagay mo sa ref to mitigas. Oh, ito, kaya may tanginology na tulog, Doc, eh. Tulog yung mantika. Oo, ilagay nyo sa ref. I will assure you, hindi titigas yan. Okay? Wow. Now, ito yan. Sabi na, Doc, talaga? Oo nga. Eh, ano bang mga laman talaga ng fish oil? Omega-3 fatty acids. Wow. Out of the 1,000, pare, 700 yon. So, hindi po 1,000 yung omega fatty acid, ha? 700. Mm-hmm. Ang 1,000 po yung fish oil. Dapat klarong-klaro tayo sa mga words na yun, eh. Ngayon, yung omega-3, hinati sa dalawa. So, hindi po tatlong components, isa po omega-3. Pero yung omega-3 mm-hmm. was divided into two. Okay? Mm-hmm. DHA, docosahexaenoic acid, and of course, EPA or eicosapentaenoic acid. EPA, Doc? Kasi DHA, medyo may idea ako dun, eh. Pero EPA, ano yung EPA? Para saan yun? Tama. Para ko, eh. Okay, so sabi nga nila, Doc, yung EPA, ano po, kasi DHA, alam na lang lahat, eh, no? Oo, oh, oh, for brain. Pangasa na yung knowledge, eh, no? For the brain. Oo, oh, di ba, no? Sa mga commercials, di ba, DHA, di ba? Ganun, no? Can improve your brain memory. Pero parang ganda nung tinanong mo. EPA, oh, sige. For the benefit po, again, of all of the empowered leaders watching right now, ang EPA po, okay, it is one component of omega-3 fatty acid, okay, that can help lower down your blood cholesterol. Yun. Wow. Okay, yeah, so, talaga napakaganda po niyan. So, Doc, ayos na ayos pala itong inilagay sa omega-3 fatty acid. Tama po yon. So, again, let me remind you, ang laman po ng ating fish oil, omega-3 fatty acid. Okay, now, may vitamin E rin, pare. Nalagyan din ng vitamin E. Wow. Yung ating produkto. Okay? Sabi na, Doc, bakit po? Kasi ang vitamin E, fat-soluble vitamins, brother Ian. Banggitin ko na rin ngayon yung vitamin B complex saka vitamin C, yun yung mga water-soluble vitamins. Kaya, so, binanggit ko na kasi para mamaya yung C Supreme, di ba? Water-soluble vitamins ang vitamin C, supposedly. Eto, since fast-soluble vitamins, okay, baka, ano bang isang function ng Choleduz? To break down the fats to form energy. Wow! Tama, no? So baka mapababa yung vitamin E components. So ang ginawa ng Nature's Way, dinagdagan na kaagad, pare. Nilagyan na kaagad. Wow. Para sulit na sulit talaga. Okay, so major components, fish oil, saka vitamin E. Yan. Wow. Okay, ah. So game na tayo. Kasi gusto ko malatag sa kanila kung gaano talaga kaganda yung ating Choleduz sa produkto. Yun. Oops! Buntis. Para buntisan kaagad, ah. Buntisan kaagad. Marami daw kasi nabubuntis. Okay, tama, no? Pero parang ko yung... Kasi kahit po sa fetus, okay, yung baby sa loob, fetus po kung tawagin natin, eh safe po ito. Okay? Wow. At kailangan din po. Sabi na, Duk, bakit? Di ba? Bakit po? O, game na tayo, pare ko, pregnancy, pag-usapan natin. Number one, for baby's eye, brain health, and learning ability and memory. How? Siyempre, pag ininom ni nanay, papasok po sa digestive system,
it will become part of your circulation, and from there, it will enter, of course, the umbilical cord, papasok po doon sa baby. Para yung bata, okay, mapapakinabangan niya, mag-i-improve din yung kanyang eyes, saka brains. So, ay, wow. Brain. Okay, so, doon pa lang, alam mo na, maganda. Hindi lang yun. Pare, sanay alam mo, brother, yan. Kaya, paboritong-paborito kong ini-explain to. Hindi lang baby pinapangalagaan natin, Brad, pagbuntis. Tama to kayo. Yung nanay. Diba? Oo, oh, tama to. Kaya nanay. Kasi alam mo, Brad, kaya nga sa mga married couple po, especially for the guys, mahalin nyo ng gusto yung mga asawa nyo. Kasi, during their pregnancy, Brad, ang kasabihan sa medisina, isang paan nila, nasa hukay na yan eh. Yeah. Okay? So, ang kagandahan po nito, pinapangalagaan mo rin yung utak sa kamata ng asawa mo by giving them Choleduz. Yun ang, so, parehas silang healthy. Yan ang magandang usapan. 2-in-1 doc, no? Oo, 2-in-1. Pero dalawa yung effect sa baby tsaka sa nanay. Oo, yung dalawang mahal mo sa buhay, napapangalagaan, di ba? Ayun, ito na yan. Ito pa, pare. Decrease the risk for postpartum depression, bro. Postpartum. Delikado yan, doc. Oo, pare ko. Alam mo, Brother Ian, ito, although, sige, banggitin ko na rin, Brad, for the info ng lahat, okay? The worst postpartum depression I've read in my entire life as a medical professional, okay? Yung nanay, after giving birth, because of hormonal imbalance, yung kanya mga anak, medyo chinugi niya. Ayokong banggitin yung isang word eh. Chinugi na lang para medyo... Pero again, it cost the life of her kids. Because so, ganun siya ka-deadly talaga to. Oo, pare, that affected yung kanyang utak. Alam mo ka, pare, ang isang tao pa lang nadidepress, hindi mo na makontrol minsan yung ano mo eh, yung utak mo eh. You cannot control your emotions. Hindi talaga nag-iisip ng tama, Dok, eh, no? Yeah. Kaya nga, ang isang magandang objective po ng ating produkto, maiwasan yung postpartum depression, Brad. Okay, kaya ako ha, sa mga mami po dito ha, inumin niyo po ito, napakagad ang produkto po niyan. And of course, yung cognitive development, both of the mom and the baby, tama yung sinabi mo kanina, Doc, alam na alam ko yan, pag DHA. Brain memory, parin, di ba? Cognition, parin, hindi lang brain memory, pati yung reasoning ability, yan ang cognition, parin. Ah, wow. Oo, so, hindi ka lang matalino. Talagang magaling ka pa, mag-reason out. Okay, so, yung sabihin, pati yung mga analytical problems, kaya mong isolve yan. Gumagad, nag-i-improve talaga yung buong function ng utak mo. That is one of the beauty of taking Choleduz during pregnancy, pare ko. Yun. Okay, ha? Powerful, Doc. Grabe, no? Sa ating mga empowered leaders, ha, worldwide, sa ating mga part ng community, pag maliwanag po, i-thumbs up sign natin, pusuan natin yan, ha, para maliwanag na maliwanag po tayo. Okay, ngayon. Tsaka, Doc, okay. Yung ano, itag nyo yung mga pangalan nung, ano, kilala nyo buntis ngayon. Kasi napaka-importante po. Yeah, definitely po. Oh, pati yung mga friends natin, itag nyo po sila. Ito pa, pare. Infants will improve sleep. Brad, may anak ka na, di ba, si Tyler? Yes, Doc. Oh, yes, yung mini-me mo, pare. Mukhang kamari ni Brother Ian si ano, Tyler, eh, no? Brad, nung bagong panganak si Tyler, naigising ka ba sa madaling araw kasi gising siya? Every day, Doc. Di ba, no? 3 a.m., 4 a.m., 5 a.m. I always ask this question to my wife. Pediatrician po si Dr. Villena. Sabi ko, si Tyler, ilang oras bang gising ang bata? Ito sinabi niya. Every 2 hours gising ang bata. Wow. Tutulog yan 2 hours. Tapos may gising talaga. Either nag-poops, nag-wiwi, or gutom. Yun yun eh. Sa infant yun, Doc. Sa infant. Oo, na bagong panganak, pare. Bagong panganak. Okay, so talagang wala po tayong choice. Ang malupit niyan, Brad, kung pagod ka sa trabaho, tapos pag-uwi mo, kay higa mo pa lang. Alam mo yung mga bandang alas 11, biglang paghiga mo ganun, alas 12, patay ka pare. Diba? Siyempre, turn mo yun. Kunyari, tatay ka, turn mo yun eh. Yes. Your wife has been taking care of the baby, magmula ng pag-alis mo ng bahay, hanggang pagbalik mo. So, minsan ikaw na po magde-deck. Yun yun, pare. So, dapat talaga po. You give the mom Choleduz. Hindi ko sinabing give the baby Choleduz. You give the mom Choleduz. Okay, para po, pag na-transfer po niya yung omega-3 fatty acid po sa mga bata, gumagad rin po yung sleeping pattern ng mga anak ninyo. Yun. Wow.
Okay, ah? So, hindi lang pala pampatalino pare, no? Oh. Also good for sleeping pattern ng mga bata, ng mga babies. Ngayon, wow. Diretso natin. And, bro, pampatibay ng infant's immunity. Okay, may mga tinatawag tayong mga immunoglobulins, eh. Sabi na, Dok, talaga nalilipat po ito? Nalilipat yan. So, yung bata wow. po, while inside the womb of the mom, talagang lumalakas po yung panlaban niya, okay? Sa mga microorganisms po, okay, while inside the womb of the mother. So, maganda yun. May protection din po siya sa mga mikrobyo. And that will be good. Okay, now, syempre, wow. ang recommendation natin, explain ko to sa inyo mamaya, will be 2 colidus per day. Once a day is good okay. enough. Pero, if you wanna take 2 colidus per day, the soft gel of colidus, pwede pong dalawa. Okay lang po yan. As long as walang blood thinning synthetic medications, brother Ian, ha, yun ang kagandahan ng colidus. Okay? Ngayon, syempre, after pregnancy, mga anak na. Tama. Tama, Doc. Pag nanganak na, ano nang gagawin? Yeah. Breastfeed. Nakatulog din sa Doc. Wow. Nakatulog yan, pare. Okay. Alam mo, Brad, si Kat ba nag-breastfeed ba kay Tyler? Apo, Doc. Almost one year. Bago namin siya for ano. Oh, as a doctor, ha, pag kayo po nag-breastfeed, mga ma'am, hindi yan nilalagyan ng mga oil, ha? Wag po. Okay, o mga alcohol, yung nipples niya, wag. Tubig lang talaga ang panglinis niyan. Okay, bago kayo mag-breastfeed. Siyempre, maliligo ka, sasabunin mo. Pero pag yung mag-breastfeed ka na, tubig lang talaga. Okay? Ngayon, eh, alam naman po, talaga ang gumawa ng isang katauhan ay talagang matalino. Diba? Tama. Dalawa naman ng breast, pare, no? Oh, tama. Isa kay baby, isa kay daddy, pwede naman, ano, pare ko, no? Ay, biro lang po, ha? Biro lang po. Ay, hindi naman pwede yung doka baby lang yung magbe-breastfeed, di ba? Pare, may nakita. Ano ba ito? Na-experience ito ng ano kayo ng wife ko, eh. When she, and, kasi na, pediatrician siya, di ba? Minsan sa isang hospital, may mga cubicle yan para po yung mommy, sa mga bagong panganak, pwede siya mag-breastfeed. Mm-mm. Okay? And when my wife entered the room, syempre hindi pa kami kasal noon. Okay, kami may GFPF pa lang. Nakita niya, habang yung baby nagbe-breastfeed sa kanan, yung tatay nagbe-breastfeed sa ano lang yun, nagutom. Ingit pare. Ay, loko. Oh my God. Saka, baka na-curious. Ano ba yung last niya, no? Eh, baka kailan papatibid din ang immunity, bro. Puyat si Daddy, Doc. I would like to inform our, oops. Okay, yeah. I would like to inform our empowered consumers. Pasensya lang po kaya. Kasi every time I see this picture po, mapasok lagi sa isipan ko yung experience ng asawa ko yun. Kasi hanggang ngayon, tawa ko lang tawa pag naaalala ko yun, eh. Ito yan, lactation, pare, pag-usapan ng lactation. So, uy, ay iniinom ni mami yung omega-3 fatty acid ng colidus. So, yung DHA, tatawa lang sila, pare. Tawa na nga, dami tumatawa eh. Ang tatawa nyo, di ba, pumapanapak. Maganda po yan, ha? Mga nagko-comment, Doc, lalaki. Sabi nila, yeah, nga, eh. Doon nila eh. Yung first 2 days milk po, ay, pasasya po, naalala ko lang kasi talaga. Yung first 2 days milk po ng nanay, tawag doon colostrum. Colostrum. Hindi po colorum, ha? Iba ho yun. Sa jeep po yan. Colostrum. Okay, ngayon, yung colostrum po, may mga antibodies yan. Kasi nga, medyo... Siyempre, yung bata, pag bagong panganak, kailangan bigyan ng mga pampatibay ng resistensya. So, yung significance, okay, nung colostrum, may mga antibodies po ito. Now, so, Doc, that's good. Tama po yon. Now, siyempre, after which, kailangan na ng suporta ng bata. Baka naubos na yung colostrum, eh. Kasi, first 2 days yun, eh. Kaya nga, ang sinasabi po dito, through lactation, pinabreastfeed mo yung bata, binagay mo yung DHA sa EPA, coming from the mom's milk, it will cause better visual acuity at 4 months old. Okay? 4 months. Oo, 4 months. Pare ko yan, I would like to inform our empowered leaders, ang unang senses talaga, one of the first senses na pagkapanganak, pare, meron na, the sense of hearing. Mm. Oo. And di ba yung mga slight noise, yung mga bata nagigising na,
Pare, brother Ian, ang vision, hindi pa. Para lang yung, para lang may liwanag yan, may kita niyang ganun. Pero yung mukha mo talaga, may kita. Wala pang ganun, bro. Wala. Kaya, yung hospital talaga, nung kami intern, nung may explain sa amin yan, saka na naging doktor na kami, minsan, siyempre di yan pinapakita, pero pag kami, minsan natutuwa kami, pag yung mga nanay, saka tatay, di ba? Isilip sa bata, di ba? Sa bintana, biglang, pag may make faces, ginawa ko yung joke. Tapos, di ba mag-uwing ito yung bata? Totoo sila, ay, nakita ko, gupong-gupo sa akin. wala ko gano'n, okay? Oo. Alam mo kung ba't sila tumatawa yung mga bata? Ba't ngumingiti? It's because of your voice. Yeah. Yes. Akala ko, Dok, nakikita ako. Di ba? Nagbimigay sa iyo. Gumagalo-galo pa, pare. Walang galon, okay? Inikita mo pa ako, eh, no? Bulag. Pare, ako nga, alam ko na yun, eh. Nag-make faces pa rin ako sa anak ko, eh. Kasi nakaka-exist ko, eh. Pag nakita mo, yun, no? Alam niyo po, ito ang advice ko sa inyo. It was asked to me last night by Adrian. Sabi niya ganun, yung mga pagkanta daw ba, eh, yung ba, may mga inborn bang ganun? Sabi ko sa kanya, pare, kasi sa napag-aralan sa medisina, sabi nga nung aming mga OB-GYN, habang buntis ang asawa mo, kantahan mo ng kantahan yung baby sa loob. Okay? Kasi, maano na niya, ma-appreciate na niya yan, pare. Kaya nga paglabas ni Dayan, yung aking panganay, pare, oh, pag mga 2 years old pa lang siya, new wave, yung tugtog, gumagalo-galo na siya, pare, oh. Wow. Na-appreciate niya. Kasi, isa na rin sa mga pinapatugtog ko nung buntis yung wife ko sa panganay ko. So, yun po yun. So, again, para mag-improve ang visual acuity ng inyong mga anak, okay, eh, bigyan mo siya ng, ano, ng Choleduz. Na bibigay ng mommy to breastfeeding naman sa baby natin. Yeah. Okay, let's continue. Wow. Uy, ang cute ng mata nito. Anong, ganda ng smile, ano? Yan, pare, palagi kang mga 4 months na yan. Kaya ma-appreciate na tayo niyan, Brad, okay? So, nakita na tayo, Doc. Nakita na tayo niyan, pare. Infancy, below 1 year old, pare. Infancy yun, okay? Now, better muscle coordination, ability to recognize objects by touch, progressive mental and motor development. O, simple yung tanong to. Hindi lang kay Ian, ha? Sagutin niyo ako, pati yung mga nakikinig po sa atin, ha? Honest tayo, honest to goodness, ha? Sa mga nakikinig po, pati kay Brother Ian, itong tanong ko sa inyong lahat. Para ko, nung pinanganak si Tyler, anong unang na-develop? Kamay o paa? Kamay o paa, Dok? Oo, anong unang na-develop? Feeling, ako, Dok, kumbaga based on my experience siguro, kasi yun yung pinakamagalaw sa kanya. Paa, Dok. Paa, pare. Okay. Feeling ko, paa. Lahat sumagot na, lahat po sumagot na, para interactive tayo. Sagot po kayo dito. Sagot kayo sa comments. So, maganda yung tanong nito. Ano unang na-develop? Kamay o paa. Sige po. Binibigaw ko kayo ng mga 10 seconds. Natin, answer, yan, may mga smooth. Kamay. Okay. Sagot kayo na, kamay o paa. Paa. Yung series at paa. Okay, good. So, interactive tayo, pare. Ang ganda nito. Okay, sagot kayo. Bago ko sagutin. Okay, good. Uy. Kamay at paa ang pinag-uusapan natin, ha. Siyempre, utak ang number one, sister. Hindi na kailangan pagdibatihan yon. Kamay at paa lang muna tayo. Okay. Kamay. Okay, good. Game. So, pare ko, iba't iba sagot. Good. So, sa lahat ng sumagot ng paa, okay, parang kay Ian, imagine niyo, pare. Imagine mo, ha. Ikaw yung tatay. Yung anak mo, bagong panganak, pare. Bagong panganak. Inumi mo ng bahay. Tapos biglang tumayo. Pag tumayo yon, tumakbo ka na, tiyanak yan. Para yung kasi magalaw sa kanya, Dok, eh. Di ba, ito yung motor development. Parang dami sumagot ang paa. Ayun, Christopher Kane, paa. Positive video. Paa. Buli at paa. Of course, the hands, pare. Hindi ba kamay, Dok? Kamay, pare. Hindi ba pag nag-breastfeed sila, hindi ba hinahawakan? Automatic yung mga bata. Pati yung boobs ng nanay, hindi ba hinahawakan na ganun? Even when you give them a bottle, hindi ba yung bottled milk? Hindi ba kamay? Wala pa akong nakita paa ginamit, pare.
Nasa bottle rin, wala pa. Kamay. Even when they eat, talaga anak ko. Oo, even when they eat, di ba parang kung pagkain, di ba kamay? Hindi naman pa ginagamit ang kain, di ba? Then mga 6 months, magsisimula ng tumayo-tayo yan. Yan. 7-8 months. Mga 10, yung iba, nagsisimula na maglakad. Yung po yun. Sabi nila, tawa na lang po yung iba. Okay, ba na gano'n? Sabi kamay pala. Question, pero alam natin. Now, ito yan. Let's go back to our business. Yung DHA, EPA, omega fatty acid, ini-improve yung muscle coordination. Yan. Okay? Ngayon, diretso natin ang usapan. Yan. Ganda, interactive tayo. Abi, tama ako, tama. Yung mga kamay, abi, tama ako. Uy, we don't like the idea that our kids will become grouchy, di ba? O yung parang galit sa mundo, di ba? No? Hirap yan yung, di ba? Huwag yan yan. So, we give them what? Okay? Bigyan natin sila ng Choleduz, omega fatty acid. Why? Uy, bro, improvements on, for what we've read. Ah. Siya nga pa lang, ito pong ginagawa kong training sa inyo. Karamihan po sa slides ito. Came from our chief executive officer, Dr. Kabantog, nung kami nagbaback-to-back-to-back pa ninabas dati. Oo, kasi yung training dati natin ng intensive product demo pare, back-to-back-to-back kami ninabas. Doc Ed, ako, Doc JV Avila, and Mr. Homer Ong, apat kami noon. Okay, so, now, dyslexia, ADHD, shy behavior, cognitive problems, restless, impulsive, ang dami niyan eh. Pero let me mention this too. Yung attention deficit hyperactive disorder, what are these? These are young kids that if you will leave them in one place, okay? Wala pang ilang minuto, naglalakad na yan, nagtatakbo na, okay? Mm-hmm. Yun. Mga hyperactive po talaga sila pag ganyan po, okay? And ang sinasabi lagi namin, dapat pag ganyan mga situations, give them DHA. Siyempre, meron pa tayong mga talaga mga developmental pediatricians, may isa pang problema. Yung mga dyslexic. Yan na. Sabi na, Doc, i-define naman natin muna para klaro usapan natin. A learning disability that will try to impair a person's fluency or accuracy in being able to read, pagbabasa, speak, and even spell. Sabi na, Doc, paano manifestations? Difficulties with phonological awareness. Sample tayo. Phonological eh, pagkasalita. Tinanong ka, ano pangalan mo? Robert. Yon. Isa na yun. Nag-stutter sila doon. Oo. And decoding orthographic coding. Alam mo, pare, yung mga simple mathematical problems, yung 1 plus 2, minsan sagot nila, 7, 13, ang gulo. Okay? Or pati yung mga abstract, yung mga simple abstract, wala. Gulong-gulo sila. And auditory short-term memory or even rapid naming. Yun yung sinabi ko na yung rapid naming ko kanina. Now, pare ko, yung iba, di ba ito childhood, binasa mo? Sa kanila yung mga words, yung balibaliktad. Rumble, Doc, no? Nakarumble yan, bro. Kaya nga yung pagbabasa sa kanila is so difficult. Okay? Kaya yung iba naman, dinadaan yun, ang pag-aaral nila, sa tenga muna. See? Auditory. Yung iba naman, pag auditory ang problema, sa reading naman sila na bumabawi. Yun ang hirap. So in order for us to improve yung mga bata po, yan, bigyan natin sila ng mga DHA, pare. Now, what else? Naku, ito na. Pag nagmamature na, Brad, okay? Tama doon. Uy, mahina pasensya, tapos malungkutin, oo, di ba? Kasama kayo, Doc. Oo. Mga major depressive disorder, minor depressive disorder, okay? Naku, adulthood, pare. Improvements on what? Depression, mood disorder, anxiety, fatigue, and even what? Confusion. Yan, okay? Pero ang habol namin ni Doktora, yung next picture. Yun. Pare, no? Nung kahit tayo yung mga senior citizen, ha, eh, very healthy pa rin tayo. Siyempre, lahat naman tayo, habol natin yan, di ba? Now, paano ba yan? let's accept the fact that all of us will age. Tama naman yun eh. Pero, age gracefully, yun ang sinasabi lagi. Okay, ha? Age gracefully. Pusuan natin to. Pusuan natin na. Now, Doc, ito po yan eh. Let's talk about what will really happen pag tumatanda tayo. Enhanced weight loss. Decreased belly fat. Brother Ian, tingnan mo yung mga senior citizen. Di ba parang ang lalaki na yung chan, pero ang papayat ng mga katawan? Tama, Doc. Oo. Kasi nga yung muscle mass nila, yung protein, sa gagamit na rin natin. So, ang tendency na dito yung mga skin, nagbabulge ng konti yung mga chan, tapos yung mga belly fat, minsan, nawawala na rin, nababawasan. Kaya, kala mo talaga, tataba, pero yung pala,
wala nang muscle halos, maninipis na. Mm-hmm. Next. Ito yung isang problema. Ang dami talong lagi sa atin ito eh, Doc. Arthritis pag matanda. Kasi nga, yung nasa gitna po nito, nawawala na halos yung synovial fluid. So, nagkakaskasan. Pwede mangyari po yun. Okay? If there's one product that I can suggest for all of you that is very good for your joints, especially, it will be fish oil. Yan. Fish oil. Fish oil. So, may kliyente kayo, may arthritis, bigyan nyo ng Choleduz. Napakagandang produkto. So, isa pang kagandahan nito, can decrease the risk of stroke for by 31%. Yan. Wow. Kasi nga, pare, hinahatak niya yung cholesterol eh. Kumain ka ng sobrang cholesterol sa intestine, sa hatakin niya, bibit-bitin sa liver, gagawin bile acid, tatago sa gallbladder. Para pag kumain ka ng mga taba, ilalabas nilang gallbladder, pumunta ng intestines, they will emulsify or break down the fats to become energy. Tapos pag kumain ka ng sobrang cholesterol, oh, parang iyan, kumakain ka ba ng french fries? Yes, Doc. Kahapon, nagkasala ako, kumain ko ng burger. Quarter pounder, Doc. Quarter pounder. Okay, paminsa-minsa lang naman. Once in a blue moon lang talaga, no? Pero, pag sobrang cholesterol lang kinain mo, ininom mo to, pare, yung sobrang cholesterol, hatakin niya, papalabas sa poops. You will defecate the excess cholesterol. Yun ang kagandahan nito, pare. Okay? Siyempre, pag naiwasan may mga atherosclerosis, yung pagtigas ng mga blood vessel, okay, kasi ngayon, cholesterol, lag-i-embed yan, eh. So, may iwasan mo yon, yung hardening and thickening of the blood vessel wall. Siyempre, may iwasan mo rin yung mga pagbarabara ng mga clotting o yung mga blood clots. So, that will be good. Okay? Para may iwasan yung mga sudden cardiac death. Next. Eto na. Nako! Nako! Yan na. Okay? Yan ba yung pinahin mo? Oo, yan na. Puti na, yung pinahin ko pa. Pero again, dapat talaga well-balanced diet tayo. Okay? Kami naman, pag nasa bahay talaga, magmula na mag-pandemic, every day, there's always vegetables on the dining table. Imposible yung mawala. Pare ko, may suggestion ako sa inyo, gusto nyo magtanim. Talagang mabilis ko bobo, successful. Talong, pare. Talong, do? Talong, Brad! Saka okra. Pare, low maintenance. Yun naman sabi ko sa inyo, low maintenance. Hindi pa madilis na puwan ng mga insekto. So, lutuin nyo lagi yung pare. Ang sarap, Brad. Napakasarap. Kami, yung talong namin, Brad. Eto, ang dami. Okay, so, yes, bro, ang dami. Low maintenance talaga. Konting dilig-dilig lang, ayos na. Okay, so again, ha, ito po yan. You go for fruits and vegetables. Now, nako, patay tayo. Ito, hindi ko kaya to, Brad. Hindi kaya, Doc. Hindi kaya, pare. Isipin mo, ha. Yung kinain ko kahapon, quarter pounder. Okay? Kinakain ko yun siguro mga once a month or once every 2 months. Ito, Brad. Apat yung patty ng burgers. Half pound. Half pound. So, pare, etong pinapakita ko sa inyo, 8 quarter pounder to, pare. Oo. May bacon, may cheese, may egg, bawat layer. Naku lang hiya. Oo, ano? Ang tawag dito, pampabata. Pampabata ng buhay. Tapos, merienda po lang to. Tapos ang kinabukasan mo, maliwan lago tayo, no? So, yun, no? So, I would like to inform you, ha? Now, diretso natin, pare ko, stroke. So, medyo bibilis ako itong part na to. Tingnan niyo po yung pag na-stroke kasi, look at the face. Hindi na pantay yung mukha. Kala mo, nakasmile, pero pare, toto na yan. Pag pinangiti mo yan, pare, ganyan na yung mukha niya. Okay, why? Yung kabilang bahagi ng mukha, paralyzed na pala. Pati yung kamay, hindi na pantay. Okay, kaya pag naglalakay dyan, nako, naiiwan, dinadrag niya yung kamay sa kapaa. Tama. Then, pag nagsalita, pare, pag sinabi, anong pangalan mo? Slurred speech, bro. Slurred. Tapos agad, para maagapan natin kaagad yan, pare. Now, ito na. For your information po, bawat bahagi ng utak may kanya-kanyang function. Okay? Motor, sensory, hearing, sa likod, pare ko, visual. Amin na to. Wow. Visual sa likod. Tama po. Okay? Ang galing yan to. Kaya, pag tinatapik mo dito, di ba parang umaalog yung mata mo? Tama okay. Do. Kasi po yung visual center natin, nasa pinakalikod ng utak, occipital area. Tapos yung dito naman, yung balance center, yung cerebellum. Kaya pag tinapik mo dito,
parang umaalog talaga yung utak mo. Yan. Pero bro, I would like to inform you, napakalambot ng utak. As soft as a gelatin. Now, Doc, kaya maraming covering yan, pare. Number one covering, scalp. I'm sorry. Number one covering, tinatawag namin pea arachnoid dura mater, yung meninges. Pero bago yung meninges, may tubig pa yan sa loob. Cerebrospinal fluid. Kaya yung utak mo sa loob, parang nagfo-floating lang yan. Then, ito na yung scalp. Okay, I'm sorry. Okay, yung skull. Tapos yung scalp, yung anet, then yung buhok. Kaya pag walang buhok, bawas ang covering. Bawas ang protection. Maliwanag ko tayo. So, kaya kinakabahan minus ako. Minus one yung doc. Minus one. Nababawasan na rin ako. Nababawasan ako ng protection. Okay? So, pwede kang magkaroon ng bleeding. Ang tawag doon, subdural, intracerebral, saka epidural. Pag sinabi mong epidural sa labas ng meninges, sa loob ng skull. Yung subdural, sa loob na ng meninges. Yung yung intracerebral, pare. Nako, pare ko, ito na yan. Okay? Nasa loob na mismo ng utak. And so, hindi pala iisa lang yung hemorrhage, doc. No? Iba-iba pala siya, no? Bleeding yon. And they can compress the brain. Kung saan tinamaan, yun ang manifestation. Isa pa, pare ko, clotting. Nako. Yan. Okay? Bili mo, pag bumara sa utak yan, at sa pinakagitna ng utak, yung midbrain, tapos ang kinabukasan, kaya yung brainstem, hirap operahan. Now, doc, what else? Pwede manggaling sa mga blood clots yan, sa mga kinakain natin, mga cholesterol. Pag nag-form ng blood clotting, can cause different kinds of problems to our body. For example, yung blood clot na sa puso, blood vessel ng puso, coronary artery, nagloko, na-dislodge, very good, natanggal. Pumunta naman sa utak, uy, stroke naman ang kababagsakan mo doon. So, sabi nga po, doc, ano kailangan gawin? Iwasan ng formation ng mga blood clots. Like this one, pare. O, para mas maganda, ipakita ko sa inyo yung heart attack. Okay? Ito yung bare. Ang puso kasi, may right side, may left side. Pero irregardless, if one part of the heart will die, the entire heart will die. It follows the all or none law. Pag tumigil ang isa, patay lahat. Grabe, no? So, isang part lang mamatay, tapos tayo. Doc, ito na po yung iba't ibang klase ng atherosclerosis. Ito, buhay ka pa dito, Brad. Pag ito tinama sa'yo, you're dead. Pag ganyan ang inap- close na talaga, no? Yes, pare. Kailangan dyan yung mga tinatawag na bypass na. Mm. Okay, pa-bypass ka na. Now, Doc, sige pa. That is one of the universal signs of chest pain. Or should I say heart attack? Humahawak sa dibdib. Pare, ang word namin yan, impending doom. Pwedeng breaking, pwedeng burning, radiating to different parts of the body, as if a sack of rice was placed on the chest. Karabe, yun ang pakiramdam. Ang feeling mo, mamatay ka na. Tapos, cold clammy perspiration, chest pain lasting for more than 15 to 30 minutes. Yan, kabahan ka na pag ganyan po. Now, Doc, sige. Siya nga pala, kanina heart attack, ngayon naman stroke. Ang stroke sa utak, ang heart attack po sa puso. So how can we prevent or risk the reduction of stroke and heart attack? Pakita na natin lahat. Yan. Number one, i-reduce mo yung clumping ng blood platelets. Okay? Para po yung i-reduce mo yung risk ng blood clot formation. Walang babara. Pangalawa, reduction of platelet vessel wall interaction. Good. Para daw po yung platelets hindi didikit sa blood vessel para hindi magkasang atherosclerosis. Pati yung elasticity ng endothelial linings. Pag mataas ang pressure, lulubag. Pag mababa ang pressure, babalik sa dati. Pati yung mga inflammatory response, mabawasan. And, you always have to check your blood pressure, paring iyan. Dapat ang blood pressure mo, 120-80. 120-80, yun yung normal, doc, no? Oo. Pag nag 140-90 na kayo, kabahan na po kayo, ha? Dapat magpa-doktor na kayo. Okay? And decrease the blood lipids, triglycerides, or LDL blood cholesterol. And, pagandahin po ang flow ng dugo sa utak natin. Siyempre, bawasan po ang blood viscosity. Yan! Grabe, no? Dapat hindi malapot yung dugo. O, let's continue, pare ko, eh. At ang heart rate dapat, 60 to 80, maximum 100 po. Okay. Now, nako, pag mga diabetes, pare. Ang tawag yan, pare, gangrene. Necrotic tissue, namatay gangrene. Okay? Pwede po. Eh, may nakita ko, pare, talagang irreversible na amputation. Inamputate. Wow. Yeah.
After several months, pare, bumalik kasi pasaway talaga, hindi na-control yung blood sugar. Inamputate na hanggang dito, pare. Hindi, ano? Well, na paano, no? Oo. Hanggang dyan na po sa ankle, inamputate na siya, pare. After several years ba yun, bumalik ulit, pare. Hanggang tuhod na po, inamputate. So, pare, pag yun tumaas pa, heart attack, patay. So, nakakatakot po. At hindi po ito medyas na itim. Maliwanag po tayo. Yan na po yung gangrene. Gangrene. Gangrene yan. Parang tinan mo, yung infection niya. Okay, umaakit na po. Baka ito, ang putol ito, malamang. Pag hindi inabutan to, tuhod na putol niyan. So, again, maganda po ang Choleduz Y to prevent yung mga clotting. Okay? Tumulong din po siya magpababa ng blood sugar and to break down the fats to form energy. At the same time po, tumutulong din po, lalo-lalo na po, sa pabababa po ng blood cholesterol. Yun! Now, Doc, patunayan natin iyan. Game tayo, ha? Paano ba talaga nakakatulong ang Choleduz? I'll be fast with this. Blood triglycerides or the blood fats, kung tawagin natin. Okay? Pag pinababa mo yan sa blood vessels natin, pinapababa mo yung risk for heart diseases. Number one. Pangalawa, yung mga arthritis like rheumatoid arthritis. Naputunayan na po ang mga fish oil talaga. Will seem to boost the effectiveness of anti-inflammatory drugs. Very good. Okay? Pangatlo, depression. Ito na po. Because of the omega-3 fatty acid, DHA, meron po silang antidepressant effect. Wow. Pati, pare, are you familiar with the bipolar disorders? Yes, Doc. Huwag na yung manic depressive. May namit na ako ng ganun, Doc. Masayang-masaya, mayami, bigla na lang iiyak. Bigla na lang malulungkot, bigla na lang tatawa. Nako. So maganda po ang omega supreme fatty acid. What else? Baby development. Yes. Visual and neurological development, binanggit kanina. Pati na rin po pamaganda po, transmission of nerve impulses, kaya ginawa ko talagang kulay pula yan. And if you will encounter clients suffering from asthma, this is one of the best products na pwede mong ibigay as long as wala siyang allergy sa mga isda, sa mga seafoods. Because of its anti-inflammatory effect. Kaya nga pare ko, eh, Brother Ian. Wow, wow. So, may coronavirus na na-affect on lungs, this is also one product that I usually suggest, pare. Wow. Because of its anti-inflammatory effect. Yan. Ano pa? Uy, binanggit ko na, ADHD, di ba? Because of the omega supreme fatty acid. Pati na rin po sa mga Alzheimer's diseases. So as long as we're dealing with problems of the brain, ito sa akin, I will give this product. Now, siyempre, ang tanong pa rin po sa ating lahat, should we supplement? Okay. Kailangan ba mag-supplement? Oh, magpa-consult muna sa doktor. Sabi po nila, before you give supplements like DHA and EPA, ang advantage niyo po, ang kaharap niyo ngayon, doktor po. Okay? Yes. Natin to. Okay, so, sabi nga po sa mga studies, although there are different studies, sabi niba 900, sabi niba 1,000, ito daw po, in order for us to lower down, okay, the possibility of suffering from heart diseases, you can give a combination of 1,000 milligrams of omega supreme fatty acid. 1,000 milligrams po. 1,000 milligrams. So basically, Doc, sa Choleduz, dalawang capsule. Tama. Kasi, kasi di ba 700 yung ating omega supreme fatty acid out of the 1,000. Pero ang tanong, Doc, hanggang gaano kataas na ibibigay natin? Okay. Yes. Yan, tinawin natin, Brother Ian, ha? Ilan yung fish oil natin kanina? 1,000. 1,000. Tama, di ba? Ang sabi ng study, sabi ng American Heart Association, yung ping AHA. Oo, yan na po yung authority. 3 grams of fish oil, safe pa. Beyond 3 grams, pwede ka na makaramdam ng mga fishy taste in your mouth, fishy breath, stomach upset, loose stools or LBM, nausea, para ka naduduwal. Okay, feel like vomiting. And more than 3 grams may increase the risk of bleeding. So, yung bleeding. Opo. Kaya nga May ano pa rin siya, Doc. Parang may limit pa rin na dapat. Tama yung pare. That's why we always advise, hindi lahat left and right pwede may ibigay. There's always a limit in giving food supplements. Okay? Now, recommendations natin. Sabi kanina, 1,000 or 900? So, ilan ang katapat niyan? Tama ka doon, pare. Dalawang Choleduz. And this is the wonderful product of Impart Consumerism. Pero pare,